Hi guys! Ako po si Chel and welcome po to Chanel Channel. Ngayon po ay isi-share ko po sa inyo yung mga naging karanasan namin mag-asawa bago kami makabuo. Kung bakit nga ba kami natagalan at kung ano yung proseso na sinubukan namin. Actually, bago pa lang kami ikasal, nag-uusap na talaga kami. Nagbabalak na kami noon na bumuo na talaga. Kasi syempre, hindi na ako bata. 29 years old na ako noon. Tapos siya ay 30 years old na. So, ready na kami na bumuo talaga ng pamilya. Nung time na yon, nagtatrabaho kasi siya sa Saudi. Nagbakasyon lang siya para magpakasal kami. Ikinasal kami noong April ng 2011. Kaso, 2 weeks after lang nung kasal namin, bumalik na kaagad siya sa Saudi kasi syempre kailangan niyang tapusin yung kontrata niya. So, ang bilis lang. After ng wedding, LDR kaagad kami. Natapos yung contract niya mga October na ng 2012. So, bale, dun pa lang kami nag-start na namamuhay na talaga kami bilang mag-asawa. Nung nagsama na kami, syempre, sinimulan na namin yung plano namin na bumuo, na sana makabuo. Normal life lang. So, lumipas na yung mga ilang buwan. Ang dami nag-aabang na sana mabuntis na ako. Kabilaan side niya, side ko. Naghihintay na sila na mabuntis ako. Kaso wala talaga. Ang dami na nag-advise sa akin. Kung ano-ano nang ina-advise sa amin na kesyo. Sumayo kami sa ubando. May mga ganon. Na magpataas daw ng matres. Ganyan. Kung ano-ano lang. Kung ano-ano pang gamot na inaano sa amin. So, nag-decide na kami na magpakonsulta na sa doktor. Pagpunta namin, inalam muna yung background namin mag-asawa. Kung ano yung family background ng bawat isa. Yung health ng pamilya din. Baka may history sa pamilya niya o history sa pamilya ko. Yung mga ganun. Simpleng interview lang. Ang unang ginawa sa amin ng doktor, binigyan niya ako ng ferrosulfate tsaka folic acid. Pinapainom niya sa akin yon araw-araw. Tapos tinuruan niya rin kami ng calendar method, kung kailan ako fertile, kung kailan ako mag-ovulate, at kung kailan kami dapat mag-do. So, ganun muna yung ginawa namin. Sa sarili ko, nagbibilang-bilang na ako ng araw after ng regla ko. 2 months ang lumipas, wala pa rin nabubuo. Alam niyo yon, sa tuwing re-reglahin na lang ako, ay lagi na lang akong nadidismaya. Nakaka-depress din siya ng konti. Tapos andyan pa yung mapipressure ka sa paligid mo, kasi sa tuwing makikita ka ng mga kakilala mo, magtatanong na, uy, buntis ka na ba? Wala ba kayong balak mag-anak? Ganun-ganun. So, bumalik kami sa doktor at sinabi namin na wala pa rin talaga. So, ayun, nag-ano na siya sa amin na magpa-ultrasound na daw ako kasi gusto niya makita yung kalagayan ng matres ko. Tsaka baka daw meron nakabara sa fallopian tube. Titignan din yung sperm counts niya kung wala bang problema. So ayun nga, ginawa namin. Ang naging resulta, yung sa akin normal. Wala siyang problema. Yung sa kanya naman, wala siyang problema sa sperm counts. Pero yung motility niya mahina. Medyo nag-aalala kami noon dahil nga doon. Pero pinalakas ng doktor yung loob namin, sabi niya, huwag kayong mag-alala, hindi siya masyadong big deal. Vitamins lang yan, kaya yan. So, niresetahan siya ng gamot, tsaka vitamins na kailangan niyang inumin para lumakas nga yung motility niya. So, pareho kami may iniinom. Tapos, syempre, nagsusubok-subok pa rin kami. Tinatiming namin kung kailan ako fertile, saka namin ginagawa. Kaso nga, ang naging problema doon, yung bagay na yun, hindi na namin na-enjoy kasi parang ginagawa na lang namin yun para sa purpose na yun. So, walang nangyari. Aww. Hindi na kami bumalik sa doktor. Bale, sinunod namin yung mga payo ng mga matatanda na magpaalaga daw ako sa hilot. Magpataas daw ng matres, sabi nila. Ginawa namin yun. 2 beses kong ginawa. Pero, sad to say, wala talaga. Tapos nung time na yon, siya naman ay nag-apply na papuntang Canada. Kasi yun din naman yung pangarap niya na makarating ng Canada. Nandun pa lang siya sa Saudi, naghahanap-hanap na talaga siya ng
maa-applyan papuntang Canada. Kalagitnaan ng 2013, ayun na nga, natanggap siya sa in-applyan niya. To make the story short, February ng 2014, lumipad na siya papuntang Canada. So, LDR na naman kami. Malungkot kasi isang taon mahigit din, pero hindi kami nakabuo. Pero okay lang din, kung ganun talaga. So, ayun na nga, nagtrabaho siya sa Canada, tapos ako sa Pilipinas. Siyempre, inasikaso niya kaagad yung papers para makarating din ako ng Canada. So, ayun nga, nakarating ako ng Canada noong September ng 2016. At siyempre, yehey! Finally, magsasama na kami talaga nang hindi na maghihiwalay. Panibagong simula na naman kami sa buhay namin bilang mag-asawa. Tapos, siyempre, pinag-usapan kaagad namin yung plans namin na siyempre, na sana makabuo na kami dito. So, after 1 month, nakahanap agad ako ng trabaho. Ang naging problema naman, panggabi yung schedule ko. So, parang hindi din siya maganda para sa aming mag-asawa na syempre, alam nyo yung priorities namin. Kaso nga, kailangan kong magtrabaho na kasi hindi na niya kayang i-shoulder din yung mga bayarin, syempre. So, nagpalipas lang kami ng ilang buwan, hindi pa rin kami nakakabuo. Nagmamadali kami masyado. Kaya, naghanap na kami ng doktor. At nung nag-meet kami ng doktor, sinabi kaagad namin yung plano namin. Tapos sabi niya, huwag kayong masyadong ma-pressure kasi kung ibibigay sa inyo, darating yan talaga. Tapos ayun nga, ang sabi niya sa mag-relax-relax lang kayo. Ang pinaka-the best daw talaga sana nagagawin is kailangan relax kaming dalawa. Eh dahil nga, di ba, panggabi ako sa trabaho, hindi na kami nagpapang-abot dito ni Mister. Kasi magkaiba kami ng shift, nagpapalitan lang kami sa higaan. So ang ginawa ko, naghanap ako ng trabaho na pang-araw na magsasabay kami. April lang 2017, ni-refer kami ng family doctor namin sa isang fertility doctor. Kasi mas makakatulong talaga yun para sa sitwasyon namin. So ayun nga, nagpunta kami sa fertility doctor. At nung makaharap namin siya, sinabi kaagad namin yung sitwasyon namin at yung plano namin syempre. Tapos, tinanong niya kami kung ano na ba yung mga nagawa namin so far. Sinabi namin yung mga ginawa namin sa Pilipinas, kagaya nung pag-ultrasound sa akin, tsaka yung pag-test ng sperm niya. Tapos yung mga kung ano na yung mga vitamins, mga gamot na ininom namin. After namin mag-usap, ipinasa niya kami sa nurse. Yung nurse ang naglatag sa amin ng mga posible naming gawin. Tatlong paraan para mabuntis. Ang unang paraan ay syempre yung natural way. Bali, ang gagawin na lang nila doon ay itatrack yung fertility ko. Itatrack nila kung kailan ako mag-ovulate. At ang pangalawang paraan ay yung tinatawag na IUI. Ang ginagawa doon, kukuha sila ng similya ng lalaki, tapos may gagawin sila sa lab. Tapos, ipapasok nila yon direkta doon sa matres ng babae. Parang natural way lang din siya. Pero may tulong lang. Ang kalimitang gumagawa ng ganito ay yung mga mahihina ang motility ng lalaki. Kasi diba, pag mahina ang motility ng lalaki, hindi pa nakakarating doon sa dapat niyang marating na mamatay na siya. Kasi ang dami niya pang dinadaanan. So itong IUI ay malaking tulong talaga para makarating kaagad yung sperm doon sa egg. Pero itong IUI ay hindi talaga malaki ang chance na makabuo kaagad. Merong iba na 3, 4, 5 beses nagpa-IUI bago nakabuo. So kumbaga, ang swerte nyo na kung sa una pa lang nakabuo na kaagad. Tapos yung pangatlong paraan, ito yung kumbaga last option nyo na. Ito yung tinatawag nila na IVF. Dito naman ang ginagawa, kukuha sila ng semilya ng lalaki, tapos eggs ng babae, tapos pagsasamahin nila doon sa lab. Yung mabubuo doon, direkta nilang ilalagay doon sa matres ng babae. Ang pinagkaiba ng IUI tsaka IVF, yung IUI sa loob ng babae gagawin ang pag-fertilize. Yung IVF sa labas gagawin bago ipapasok. Dito sa IVF, mataas-taas yung chance niya na makabuo. Tapos, ang presyo niya ay talagang may kamahalan. So, ayun, nung na-explain na sa amin ng nurse
Yung tatlong paraan na yon, tinanong niya na kami kung ano ba ang gusto naming gawin. Siyempre, sinabi namin na magna-natural way na muna kami. Yun nga, pagkasabi namin nun, binigyan ka agad ako ng prescription. Kailangan ko daw inumin yung gamot na yon sa loob ng 5 days, starting sa pangatlong araw ng regla ko. The following month, nung pagka-regla ko, tumawag ka agad ako. Tapos ang advice sa akin na inumin ko na nga daw yung gamot na yon na nireseta nila. Tapos, in-schedule ako kaagad kung kailan ako babalik doon para sa ultrasound kasi itatrack nila yung fertility ko. So, tinutulungan nila ako na malaman kung kailan ako mag-ovulate talaga. Pagkatapos ng ultrasound, bibigyan ako ng papel, mga dapat namin gawin, kung kailan kami magsisiping. Alam niyo yun, yung first month na ginawa namin yun, nabuhayan kami ng loob. Parang nakaka-excite isipin na ito na yung sagot sa problema natin. Tapos the following month, edi ayan na, maghihintay na kami kung re-reglahin ba ako o hindi. Kaso, sad to say, niregla ako. So, tawag na naman ako. Tapos, ulit na naman yung proseso na ganun. Ganun at ganun lang. Ilang buwan na yung lumipas, wala pa rin talaga. Unti-unti, parang nalulungkot na naman kami. Siguro mga 8 months namin ginawa yun, na ganun at ganun buwan-buwan, tapos wala pa rin talaga. So yung doktor namin, parang nagpaparinig na siya sa amin na mag-move na kami sa next option. Pero kami, talagang gusto pa rin namin yung ganung paraan. April ng 2018, nagpaalam kami sa doktor na hindi na muna kami makakapunta the following month kasi magbabakasyon kami sa Pinas. So yun nga, nagbakasyon kami sa Pinas. Nung nandun kami sa Pinas, ando na naman yung mga nakaka-pressure na mga tanong. Alam niyo yun, nakakapagod na rin pakinggan. Minsan nakakairita na din. Tapos, sinubukan ko ulit magpahilot doon. Tapos, iba't ibang advice na naman ang narinig namin. So, after ng bakasyon namin, pagbalik namin dito June, tumawag na kaagad kami sa doktor. Ang kaso naman, siya naman yung magbabakasyon. So, ayun nga, nagbakasyon siya, hinintay lang namin siya. Pagka September, niregla ako, tumawag ako sa clinic, andun na si Doc, tapos ng vacation niya. Pagkapunta namin doon, ginawa ulit yung kagaya ng mga ginagawa namin nung mga nakaraan. The following month, ganun pa rin, wala pa rin nangyayari, hindi pa rin ako nabuntis. So sinabihan na kami ng doktor, kinausap na kami. Sinabihan niya kami, mag-move na tayo sa IUI. Kasi matagal-tagal na rin tayo nagtatry, pero wala pa rin nangyayari. Tsaka yung edad mo tumataas na, so mag-move na tayo. Sabi ko kay Doc, pag-usapan na lang muna namin mag-asawa kung mag-go na ba kami. Sabi niya, okay, sige, hintayin ko yung magiging desisyon nyo, pero ang may advice ko talaga is mag-proceed na tayo. So ayun, umuwi kami mag-asawa, nag-usap kami. Actually, parang natitempt na talaga kami na i-grab na yon. Pero talagang porsigido kami na magna-natural way talaga. So, kinausap namin ulit si Doc, sinabi namin na ganun ang desisyon namin. I-stop na lang muna namin yung pakikipagkita sa kanya. Magbubulay-bulay muna kami. Magfo-focus muna kami sa isa't isa. Ipinasadyos na lang namin ang lahat. Siya na lang ang bahala sa amin. Kung bibigyan niya kami, napakalaking blessing talaga. Kung hindi man din, kung kami lang talaga hanggang sa pagtanda, okay lang din naman. So, lumipas yung mga araw, buwan, noong 2019, nagdesisyon akong umuwi, magbakasyon. Kaso ako lang kasi ayaw niyang sumama kasi pagsasama siya, malaking gastos. Ako naman, meron akong pakay sa Pinas. Isang buwan akong nagbakasyon. Habang nasa Pinas ako, ito palang asawa ko, meron siyang tinitake na vitamins. Sabi niya, in-order niya lang daw online kasi ang daming magagandang feedbacks. So bumili siya. Nagtitake na siya habang nasa bakasyon ako. Tapos ako naman, itinuloy-tuloy ko yung pagtitake ng Materna. Kasi yung Materna, yun yung advice sa akin na kasama ko sa work. Kasi nakakatulong din daw siya. Eh kaso naman dati, kinatatamaran ko yun. Yung isang bote ng Materna, inaabot sa akin ng isang taon. Na dapat isang buwan lang yon. So, nung 2019 nga, tinuloy-tuloy ko na siya. Sinipagan ko na siya.
pagkatapos ng bakasyon ko sa Pinas, nakapag-relax ako somehow, nakapagpahinga ako. Ganun din siya, nakapagpahinga siyang konti. Pagbalik ko dito, mula sa bakasyon, back to normal life lang kami. Siguro mga 2 weeks after, eto na yung kapatid ko, tumawag sa akin. Pinalita sa akin na yung pamangkin ko, wala na. Yung pamangkin ko na yon, mahal na mahal ko yon. So, nagdesisyon ako na gusto ko umuwi. Kahit kababalik ko lang dito. So, ayun nga. Nung natapos na yung living, umalik na ulit ako dito. Kabalik ako dito, July 2. 2 days after lang, July 4, niregla ako. Which is expected naman. Back to normal life. Trabaho, bahay, kami mag-asawa. Nung July 25 naman, si husband, na-disgrasya naman sa trabaho. Kasi nagtatrabaho siya sa paggawaan ng bakal. Yung kapiraso ng blade, ng machine, tumama dito sa leeg niya. Namuntik na niyang ikamatay. Sabi ng doktor sa kanya, napakaswerte niya kasi naligtas siya. Kasi malapit siyang tumama doon sa daluyan ng hangin. Grabe, iniisip ko noon, paano kung may nangyari sa kanya? Paano kung nangyari talaga yung sabi ng doktor na mawala talaga siya? Diba, sobrang kamamatay na ng pamangkin ko tapos ganun pa nangyari. Nag-stop muna siya sa trabaho kasi syempre kailangan niya magpagaling. So, mga August, nag-e-expect ako na re-reglahin ako ng August 4 or 5, ganyan. Kasi ako naman ay regular talaga. August 4, hindi pa ako na-regla. Tapos 5, hindi pa ako na-regla. 6, hindi pa din ako na-regla. Parang nakakaramdam na ako ng kakaiba nun. Makalipas ng 3 araw, sabi ko kay Ron, Han, magpapitin na tayo. Ang nakakatuwa kasi, yung dati na bumibili kami ng pregnancy test, wala lang. Pero nung time na yon, nung August, itong si cashier, nakakatuwa kasi sabi niya sa amin, first baby? Tapos, hinawakan niya yung mga kamay ko. Ang sabi niya, this is it. You're going to get pregnant. Parang yung sinabi niya na yon, parang may something. So pag uwi namin ng bahay, sabi ni Ron, mamaya ka na mag-PT, magpahinga ka na muna. Eh ako, si excited ako na hindi ko maintindihan. Gusto ko lang malaman. Gusto ko lang talagang i-test. So nagpunta ka agad ako ng washroom. Tapos nag-test agad ako. Tapos habang hinihintay ko siya, siguro pinalipas ko mga 2 minutes or 5 minutes ba. Matagal-tagal din. Tinignan ko yung PT, unti-unti. Pagsilip kong ganyan, nag-iba talaga yung pakiramdam ko. Grabe yung kabog ng dibdib ko. Pagkakita kong ganyan, 2 linya. Talagang tinitigan ko siya. Tinitigan ko talaga siya nung yuto. Tinitigan ko ng maayos. 2 linya talaga. Kahit anong gawin kong tingin, 2 linya talaga siya. Doon pa lang sa banyo, nagtatalo na yung puso ko talaga. Tapos ayun na, takbo ka agad ako doon sa asawa ko. Takbo ka agad ako sa kwarto. Honey! Hindi ako makapaghintay. Alam mo yung bala ko dati na gusto ko siya i-surprise, hindi ko magawa. Pagbato ko, honey! Honey! Binigay ko sa kanya yung PT. Pagtingin niya, napaganon siya. Basta nun siya. Iyak na din siya. Sobrang iyak din siya. Nagyakapan kami, nag-iyakan kaming dalaw. Grabe yung hagulgul ng asawa ko na parang... Grabe, sobrang kaligayahan. Ako naman, nadadala na ako sa hagulgul. Kasi naghagulgul na talaga siya. Sobrang saya-saya namin talaga. Grabe. Tapos nagpahupa lang kami ng ilang saglit kasi napaka-overwhelming talaga nung pakiramdam na yun. Alam nyo yun? Eh, 2 pregnancy test kasi yun. Sabi ko, bukas, magpipiti ulit ako. Para sigurado tayo mamaya, niloloko lang tayo nito. Ganun-ganun pa ako. Nung gabi na yun, magdamag, hindi ako nakatulog ng maayos talaga. Alas 3 pa lang ng madaling araw, bumangon na ako. Hindi na ako makapaghintay. Dinala ko na yung isang PT pa. So, nag-test ulit ako. At inabangan ko na siya. Habang nakaabang ako,
unti-unting nagkakulay yung yes. Ang feelings ko nun, confirm na buntis na talaga ako. Nanalangin talaga ako sa ama. Napaka-perfect time. Medyo late pero para sa amin perfect time yun. So yun na nga, nabuntis ako. In-enjoy ko yung pagbubuntis ko. As in yung pagbubuntis ko, sobrang saya. Walang katumbas na kaligayahan. Sobra. After 8 years, nakabuo din kami. Ngayon, may baby na kami. Meron na kaming makulit. Yun yung kwento namin. Na sa tinagal-tagal, tagal mo namin maghintay, grabe naman palang kaligayahan ang kapalit ng paghihintay na yun. Sa lahat ng pagkadismaya, ng pagka-stress, ng pagka-pressure, lahat-lahat, nawala na yun. Kasi sinapawan na ng sobrang kaligayahan. Yun lang guys, sinishare ko lang para din sa mga couple dyan na kagaya namin, nagtatry din, na matagal na din nagtry, pero wala pa rin nangyayari. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Talagang darating at darating yan. Pag ipinagkaloob ng ama sa tamang panahon, napakasarap, napakasaya. Yun lang guys. Salamat po sa pakikinig ng kwento ko. Hanggang sa muli po. Bye!